Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to. Ang mga kabataan ang mabilis makapagpalaki na katawan. Dahil na rin sa kanilang pagkakaroon ng mabilis na metabolism, hormones at testosterone at iba pa. E paano naman yung mga edad 40 pataas? May pag-asa pa ba sila na lumaki ang kanilang mga muscles? Sa lahat ng mga 40s dyan na lumobo na ang tiyan, sa kani-kanyang kadahilanan, huwag mawala ng pag-asa. Dahil hindi pa huli ang lahat. So many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my. Please subscribe at paki-like na rin kung sa tingin mo ay may napulot kang kaalaman sa videong ito. I-click mo yung notification bell. Kung gusto mo namang laging updated sa aking mga videos, paki-share mo na rin sa iba upang sila man ay may matuturan din. Ang mga ito kasi ay malaking tulong sa channel na ito upang lalo pang lumago. Salamat po. Unang-una, walang dapat ikahiya kung ikaw ay 40s na at sa edad mong yan, first timer ka pa sa gym or sa pagbubuhat. Tandaan nyo na nagpunta ka sa gym hindi para sa ibang tao at bilang isang beginner, huwag tayong maging pasikat o maging ego lifter. Huwag nating pantayan ang bigat ng binubuhat ng mga nakababata sa atin sa gym dahil ang mga yan ay matagal nang nagbubuhat at gamay na nila ang bawat exercise na kanilang ginagawa. Tandaan sa pagpapalaki ng katawan, tatlong bagay ang dapat i-consider. Consistent sa pag-workout, pagkain ng tama at pagtulog ng 7 hanggang 9 na oras sa isang araw. Kung sa tingin mo ay kaya mong gawin ang mga yan, ituloy mo lang ang panonood. Unahing gawin o i-priority ang mga compound exercises pagdating sa gym. Ang mga compound exercise ay gaya ng bench press, squat, deadlift, lat pull down at iba pa. Ito yung mga exercise na 2 or more muscle group ang tinatamaan. Halimbawa sa bench press, ang main target muscle mo dito ay ang chest. Pero tinatamaan din ito ang shoulder at tricep. Dahil tayo mga 40 years old pataas, ay hindi na kasing tibay ng mga buto gaya ng mga nakababata sa atin, mag-workout lang tayo ng hindi lalagpas sa isang oras kada araw at dapat 4 times per week lang ang pagpunta natin sa gym. Habang tumatagal ka sa pagbubuhat, maaari mo namang dagdagan ang mga bigat at exercise na ginagawa mo. Ang pagkain ng tama at sapat ay lubhang napakahalaga pagdating sa pagpapalaki ng katawan. Ito ang madalas na nakakalimutan ng iba. Akala nila lalaki ang kanilang katawan sa pagbubuhat lamang. Kumain ng mga pagkain para sa ating mga muscles. Mga pagkain na mayaman sa protein, gaya ng itlog, manok, isda, baka, at iba pa. Kumain din ng carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, pasta, kamote, at iba pa. Kailangan din ng fats ang ating katawan na makuha sa avocado, mani, at iba pa. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like. Kaya mag-a-adjust ka talaga sa iyong pagkain sa araw-araw. Sabi nga, you need eat more to grow more. Kung dati ay 2 to 3 meals per day ka kung kumain, gawin mo na ngayong 5 to 7 meals per day. Kaya natin ginagawa ang mayat-mayang pagkain ay para bumilis
ang ating metabolism na siyang tumutulong upang mapabilis ang muscle growth. Iwasan kumain ng mga chichirya. Ang soft drinks, alak at yosi ay iwasan din. Nasa description sa ibaba ang mga pagkain na mayaman din sa protein na mabibili mo lamang sa murang halaga kung ikaw ay nagtitipid. Kung regular ka nag-workout at tama at sapat din naman yung kinakain mo, pero kung 6 na oras pababa lamang ang tulog mo, ang muscle growth ay mawawala ng kabuluhan. Sikaping matulog ng 7 oras pataas. Dahil sa pagtulog ng sapat, dito nagaganap yung recovery period o yung proseso ng muscle repair. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always move. Sa gym kasi, sa mga exercise na ginagawa natin, dito ay sinisira ang mga muscle tissue. At sa ating pagtulog, dito nangyayari yung pagre-repair ng nasirang muscle tissue. At hindi sapat yung 6 na oras para ma-repair ito. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Hindi batayan ang edad kung pagpapalaki ng katawan ang pag-uusapan. Ang pinagkaiba lang natin sa mga nakababata ay mas mabilis ang development ng kanilang katawan kesa sa ating 40 years old pataas. Mabagal man ang proseso, ang mahalaga, pwede pa rin tayo magka-muscle. Kaya tama ang sabi ng iba, age is just a number. Tandaan, dahan-dahan muna o moderate muna sa pagbubuhat. Huwag magmandali upang maiwasan ang injury. Habang tumatagal, lalakas ka rin at pwede ka na rin mag-level up sa iyong mga binubuhat. Kumain ng pagkaing mayaman sa protein, carbohydrates at fats. At para makumpleto ang proseso ng muscle growth, matulog ng 7 oras pataas. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. 'Cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.